Influencer ka ba? Yan ang topic natin tonight. Kasi madalas akong nasa social media and people are seeing me as somewhat influencer. Pero hindi po ako influencer, feeling pa lang. Gusto ko lang din linawin, ano ba nga ang ibig sabihin ng influencer? Now, ang influencer kasi, normally nakasanayan natin na pag marami kang followers sa social media, lagi kang gumagawa ng content, and people are following you and believing in you, then you are looked up as an influencer in your field. Now, I may have a couple of followings, merong mga mangilan-ngilan, mga naniniwala, salamat po sa inyo. Pero I don't see myself as an influencer. Yung mga kasing lalaki nila, mga milyones ang followers, no. Hindi pa naman po. But I'm trying my best to share the knowledge that I have in the online industry and the digital opportunities na mga natitisod ko from time to time. Mainly because I love the industry so much and I love to help people find the right opportunity online. Hindi kasi madali magtrabaho online. So kung meron akong alam na pagkakakitaan at pwede nating pagkakitaan ng pare-pareho, and I will be happy to share that with you. Ganun lang yung palagi kong ginagawa. Lagi lang ako nag-aaya ng mga tao na tara, may racket dito, gawin natin together. O, diba? Now, going back to sa tanong ko, influencer ka ba? Hindi lang kasi yung mga influencers, yung mga nasa social media madalas, ang feeling ko ay totoong influencer. Kasi kahit ikaw na simpleng tao, ako na mangilan-ilan lang din naman ang follower, kahit sino, ay influencer in our own way. Bakit? Paano nangyari yung ganun? For example, nasa bahay lang tayo, wala tayong ibang kasama. Meron ka mga alagang pamangkin or mga anak. Tapos kung ano yung ginagawa mo, sa'yo sila nakatingin eh. Diba? So nakaka-impluensya ka sa kanila. Ngayon ang tanong, anong klaseng influence ang gusto mong makuha nila sa'yo? Diba? Sa social media, tuwing nagpo-post ka, anong klaseng energy ang gusto mong i-emit? Positive or negative energy? Anong klaseng inspirasyon ang gusto mong ipakita sa tao? So parang medyo, diba? It's giving us something to think about. Na kahit pala konti lang ang followers ko, kahit 129 lang ang friends ko, pwede rin pala ako maka-influensya on a positive way. Kasi hindi naman tayo lahat palaging masaya. Hindi palaging masarap ang pagkain. Hindi palaging steak. Minsan nagsasardinas ka rin. But becoming an influencer is not just about showing off what you have or what you eat, where you go. It's about sharing your authentic self. It's about sharing people what you want in life, what are the things that inspires you, who are the people that inspires you. Pwede pala yun. Kasi if we share positivity, if we share good things, other people feel better about it. Hindi naman kailangan puro good things naman talaga, di ba? Pero yung mga bagay na hindi pala nakaka-impluensya sa mabuting, na mabuti, huwag na natin i-share. Kunyari, nagalit ka sa kapitbahay mo, i-share mo pa sa social media. Nag-away kayo ng biyanan mo, i-share mo pa talaga sa social media. Ha? Yung mga ganung bagay, matuto na lang tayo from ourselves. Diba? Huwag na natin i-share sa iba. Kasi makakadagdag pa siya ng strife. Nag-create pa siya ng away o nag-create siya ng divide. Diba? Pero kung tayo mismo, meron o walang followers, if we try to act in a way that we wanted to inspire people on a positive way, kesa may social media o wala, nasa harap man ng camera o wala, feeling artista, no? Pero totoo lang, kahit nasaan tayo, if we wanted to share a positive influence on others, kahit saan yan, pwede nating gawin, may followers ka man o wala. So tayo, influencer team, sa maliit na bagay nga lang. But imagine, yung bawat maliit na bagay, kung lahat tayo gagawa ng kahit isang positive influences on a daily basis, imagine pag nag-multiply siya. Diba? Marami tayong positive influencers na magagawa. Marami tayong positive influencers na mahihikaya. Diba? Starting from the very little children that we're taking care of on a daily basis. So tara, maging positive influences tayo. Diba? Alright, so yun lang po. Sana i-follow nyo pa ako sa
sa aking mga social media channels, and hopefully I can share more positive influence with you. Bye!